Magandang araw sa mga kapwa ko plant lovers. Ngayong araw na to, ipapakita ko sa inyo yung bago nating pang-dekorasyon sa loob ng bahay. At saka, dahil nga patapos na yung summer, wala na rin akong space dun sa makeshift greenhouse ko. At saka, medyo may konti tayong mga koleksyon ng mga cactus or cacti, no? So, kaya naisipan kong gagawa ng terrarium para maisa sila sa isang lagayan na para pang-dekorasyon. Okay? So, anong kailangan natin? Anong mga kakailanganan natin? Una, obviously, yung plant. Ito, mga cactus, no? I have here four varieties of cacti. So, we'll start from this one. Ito, pakita ko sa inyo. Ito yung klase ng cactus na tinawag na very popular, it is known as hedgehog cactus. Scientific name ito is Echinopsis chamaecereus. But it is easy to propagate. No, pwede mo siyang pag-propagate nito, pwede mo siyang division, yung tinawag nito, ikakat mo lang to, tatanim mo, or yung grafting, no? So ito yung variety ng cactus na namumulaklak at saka mayroon, fruit bearing to eh. Pula yung, ano niya, pag lumaki siya, pula yung fruit niya. At saka that fruit is edible, pwedeng kainin, no? So, yan, ito. Pangalawang cactus natin na collection, itong tinawag natin na old man cactus. Ito, old man cactus. Popularly known as the bunny tail, ano? Or bunny cactus. Siguro naman, very obvious, ano? Kasi parang, tail ng bunny, no? Parang may, ano siya eh, yung cotton, no? So, this is bunny cactus. Ang tawag naman ito, if I'm not mistaken, Cephalocereus senelis, yung scientific name niya. And then, the third one, na variety, ito, very popular, very common, no? Lalaki ito, di ba? Alam niyo. Ito yung siya tinawag na silver ball cactus. And then, the last one, this one, Ito. Very popular din, no? Pero hindi natin alam na may mga pangalan pala itong mga cactus na to. So ngayon, paunti-unti kong i-share sa inyo yung kunting kaalaman at kunting knowledge natin. At saka mabigyan natin yung pangalan, yung mga collection nun, yung mga cactus dyan. So ito yung tinatawag na Scarlet Hedgehog Cactus or popularly known as the Arizona Hedgehog. Scientific name nito is Echinocereus cochineus. Okay? So, yon. Ito yun. So, at least ngayon, may mga pangalan na yung mga cacti niyo. Okay? Cacti. Di ba? Plural ng cactus. So, may mga pangalan na siya. So, unti-unti. Unti-unti niyong, kung mayroon kayong kagaya nito, lagyan niyo na ng label. Kasi, marami sa atin dyan. Collect lang tayo ng collect ng mga cactus. Hindi lang natin alam kung ano yung mga pangalan. Iba't iba eh. Sabi na, generic cactus. So, pero hindi natin, every cactus may mga pangalan yan. So, dapat din, kung cactus collector tayo, dapat alam din natin yung pangalan ng mga plant natin, kung ano yung pinagdi-display natin. Kasi kung magtanong, anong klase ito, anong pangalan nito, anong scientific name nito, nga tayo, hindi natin may explain. So, ngayon, at least, mayroon kayong apat na, nakalimutan, yung pangalan. No? Huwag kalimutan yan. Anyways, for your reference, doon ko ito sa Facebook ko, ilalagay, ipopost ko ito, lalagyan ko ng pangalan, at saka sa YouTube channel ko, lalagay ko rin doon yung description. Pero, for now, itong apat na variety ito, ito yung gagawin nating terrarium. So, apat lang yung ginagamit ko, dahil nga, maliit lang yung lalagyan ko. Anyways, ano yung pangalan ulit? Plant, mayroon tayo, kinakailangan. Ito, nakikita nyo, mayroon akong glue gun. Stick gun, glue stick gun. Dahil nga, hindi ko siya pwedeng ilagay kasi masyadong malaki. So, I've said earlier mo, yung glass na lalagay ko. So, maliit lang. Kaya ginawa ko, gumawa na ako ng improvise, recycled mga disposable caps. So, kaya ang gamit nito, dinikit ko na siya para at least, magkaroon na ng design. Easy for me to plant this one. Kasi nga, ayoko siyang ilagay. Dahil nga glass, ayoko makikita yung aesthetic niya. Ayoko makikita yung soil niya.
So you can ma-explain ko sa inyo ngayon yan. Tapos ano pa? Obviously, dumami tayo ng gunting kanina. Tapos ano pa? Ito, kailangan to. Pebbles. White crushed stones or white pebbles, no? Kailangan natin yan. And obviously, and of course, yung glass. Hindi naman siya pwede terrarium kung wala siyang lalagyan ng glass. So ito yung gagamitin natin. Hollow siya sa loob. Malaking glass. Hollow. At saka mayroon siyang base. Actually, this is my old terrarium. Kaso nga lang, yung cactus na ginamit doon is kunti lang. Lumaki yung cactus ginamit ko. Isang variety lang yon. Kaya tinanggal ko. Ngayon, lagyan ko siya ng variety of cactus. So, yun. So, obviously, as what I've said, andito na, no? Gumawa na ako ng tatlo, kumbaga. Tatlo. Kasi, itong isa, yung sa bunny cactus ko, ito, pwede siyang ito na lang yung ilagay ko. Para, dahil maliit ka lang siya, eh, di ba? So, mayroon na siyang soil, so hindi na siya natin kailangang tanggalin. Kumpara dito, kaya na ako kumuha ng medyo, gumawa ako ng medyo maliit. Kasi itong mga to, malaki. Malaki yung ano niya. So, hindi siya, kung ilagay mo siya kaagad dito sa, so, sa glass niya. So, mag-occupy siya ng space. Kaya ang ginawa ko, gumamit ako ng medyo maliit. And of course, kailangan natin ng latex gloves. That, sabi ko dati, kung gagawa tayo, maganda yung magkadumi yung kamay. But this time, kasi ito, masakit. Itong variety na to, masakit eh. So, para panigurado, gamit tayo nito. Latex surgical. Oops! It's okay. So, yon. Pang ano lang eh. Pang protection lang sa ano. Pang protection lang sa... Opa, kita natin ito. Nasira tuloy. Hindi pa nga nakaumpisa. Anyways, yon. Ang gagawin natin, lipat natin ito. Siguro, obvious, no? I think I will put bring the camera closer, no? Para makikita nyo yan. Ito yun. Mas maganda siguro kung ilagay muna natin. Ito muna. Muna para mag-stabilize siya. Mag-stabilize. Okay. Stabilize muna natin. Now, tapos, okay, dahan-dahan, this, so, okay, dami konti. So ngayon, nakagawa na tayo na, tatlo, lilipat natin siya ng, una, kasi ito, ah, napakasakit, oops, sakit. Gently, kahit naka-gloves na ako, masakit pa rin. Tusok pa rin, tumutusok. Oh, nangangagat. Nangangagat pa rin. Anyways. Kasi dapat proportion yung kahit saang angle siya, pwedeng tingnan. Now, ikot lang. Ayan. Ayan. Pasok na. Dikit. Okay lang magkadikit eh. Kasi, ayan. And then the third one, ito maliliit. Kasi the reason why nilagay ko siya maliit, kasi nga, lalaki din to eh. See? Very, very dry yung ano nyo. Palabasin natin yung... Kasi mayroon na siyang baby, oh. Ayan. Yan. Pwede na, no?
think it's time now to put up the glass base natin. Okay. Moment of truth. Oops, oops. Ay, nako, ano. Moment of truth. Moment of truth nga. Ayan. Ayun. Center natin siya ng konti para may lagay natin itong isa dyan maliit si Aling Bunny, yun diba? I think I will lower down the camera a bit so you can stay focused, ano? Just bear with me. Oops, sorry. Sorry natin ng konti yan. So anyways, parang ganyan na, no? So, gawin natin. Ito yun, gawin natin. Pag stable na lang. Stable. Stable. Ito na, magkaalaman. Okay? That's the trick. Ang iba, diretso ng ano, pero ako ayoko. Kagamit ako ng little paso. Ang kunting paso para napakahirap nito pagbalansin, ha? So dahil napaka-fragile, gamit tayo ng teaspoon. Balance. Yan. Kutsara. Kulang na lang tinidor, no? Dinner na. Napaka ito lang. Very itawag nito. Yung paggawa. Pero yun nga. Pag may tanim, may enjoy. Now, dapat babalansihin natin. Now, dito sa kabila. Parang tabingi siya, no? So, ipupush natin ng konti para balance. Yan, ganyan. So, kunting. Yan.
yun ang kamay. Next. Dito banda, wala, no? Wala pa ito masyado, so... See, this is what I told you, na kung gamitin natin itong original ano niya, makikita ka agad, no? Very mag... flush yung kulay niya. Kaya kung gamitin natin yung yung mga disposable cups, no? Plastic cups. Hindi, tingnan mo itong isa, nakikita niyo. Lalabas talaga eh. Kaya yung ginamit natin isa disposable cups, parang wala lang siya. So yung kulay lang niya yung lalabas. But anyways, matabunan pa natin 'yan mamaya. We can find ways, no? So, okay, slowly we will fill in. We'll fill in the blanks. Ito, medyo tabi niya. Pupush natin. Sakit. Kahit niya nakagloves ako, masakit pa rin eh. Tutusok pa rin siya. Nangangagat pa rin. Wow. Ang tiis lang. Kailangan matabunan lahat na walang makikitang as much as possible, pati yung ano niya, yung tawag nito, soy. But anyways, kahit makikita yung soy, pero, kasi diba, dapat yung effect niya nasa desierto. I think this part looks beautiful na. Kita nyo? Yan ang sabi ko, di ba? Kailangan talaga yung... kulay. So, dito tayo. Dito siya, kailangan ng maraming baro. Sa likod. Kasi ito yung pinaka... mahirap ito, may malaki. Di ba? So, pero kahit nasa likod na siya, that doesn't mean na pabayaan mo na lang. Punuin pa rin natin siya ng pebbles. As much as possible. Hindi makikita yung ano na. Pusok ko. Yan ang ganda. Yan ang kagandahan. Para pusok natin ng konti. Para. Okay. Itong bandang ito, makikita pa eh, yung kulay niya. Kaya, dahan-dahan. Kaya, kutsara. Hindi dahil ano tayo, ayaw natin magkarumi yung kamay. It's just that, napakahirap kasi yung glass. Masikip. Masikip masyado yung we're done. Tinanong. Itong kutsara para ipupush natin para matabunan yung soil. So. Hindi makikita. Kahit makikita, okay lang naman, di ba? Kasi in actual ano naman ng cactus, makikita mo naman talaga yung base. Ito lang sinasabi ko, no? Kasi itong area na to, makikita mo talaga yung... I think we're done. Mga kapwa ko plant lovers, no? Ibabalance na lang natin yung pagdi-distribute natin ng... pag-distribute natin ng pebbles. Para
maganda na yung aesthetic niya, yung art niya. I think we're done. Tapos na tayo. Meron tayong isang napagandang terrarium. Lagyan na natin ng kunting bato. Kasi marami pa naman yung sobrang bato. So, lagyan natin siya. Oops. Pakita ko to sa mga kritiko, yung mga anak ko. Sila yung numero ko ng kritik ng mga obra ko eh. But anyways, I think we're done. Ika-close up natin yung obra natin, no? So, yun. Apat na species, o variety of cacti, nilagay natin sa loob ng terrarium. Sorry, nakikita yun. Nasa table ako, mga. Nasa dining table ako gumawa eh. So, yun. Sa napakagandang terrarium. Beautiful. So, yun. Beautiful. Yan. So, madali lang. Spray mo lang to. Sprayhan mo lang siya kung mag-water ka once in a while. No? Yan. Isang beautiful terrarium. Okay? Hope may natutunan kayo ngayon mga kapwa ko plant lovers, no? So, isang napakagandang terrarium ito. So, pwede ko na siyang i-display. Okay, mga kapwa ko plant lovers, tapos na tayo. Isang napakagandang terrarium, no? Ay, lalapit ko sa inyo. Ayan. So, ayan. Dito lang kasi hindi mo ma-upgrade kasi masyado. So, ikot natin. Ikot. Ayan. Hanggang sa susunod. See you next time. Bye-bye and God bless you.